ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay na wala ang kanyang ketong. At pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa mga saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napoo at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Huwag mong sabihin kanino man kundi pumunta ka sa pari. Kahit pinagbawalan ni Jesus na sabihin kanino man ang pagpapagaling na kanyang natanggap, ipinamalita pa rin ng taong dating may ketong ang nangyari sa kanya. Marahil nagtataka rin tayo kung bakit ibig ni Jesus na gawing lihim ang pagpapagaling niya sa ketongin. Hindi ba't dumating siya para ipahayag ang pagdating ng paghahari ng Diyos sa mundo? At hindi ba't bahagi ng paghahari ng Diyos ang pagpapagaling sa mga ketongin? Totoo ngang patunay ang paglilinis sa mga ketongin ng pagdating ng paghahari ng Diyos sa daigdig. Ngunit nasa pagpapasya ni Jesus kung kailan niya ipapahayag ito. Hanggang sa oras na iyon, ibig niyang manatiling lihi muna ang lahat dahil ayaw niyang dumugin siya ng madla bilang isang manggagamot lamang. Hindi isang kababalaghan ang paghahari ng Diyos, kundi isang hiwaga ng kanyang pagmamahal at pagliligtas na dapat nating isabuhay. Pagsasagawa. Balikan mo ang mga kahangahangang ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa mahal mo sa buhay. Sikapin mong ibahagi sa kapwa ang mga pagpapalang tinanggap mo.